بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May katanungan dito ang ating kapatid na si Jalan Jalan 1988. Sabi niya, Assalamu alaikum Ustad, pwede po ba magsala ng sunna sa bahay? Okay, so hindi alam ng marami ng pinakamainam na isagawa o lugar na isasagawa natin dito ang sunna na sala ay hindi po sa masjid, kundi sa bahay po. Sa bahay ang pinakamainam na pagsasagawaan po ng mga sunan na sala, special po yung sunan arawatib. Halimbawa, pag-adan ng pajer, bago ka pumunta na masjid, magsunan ka na sa bahay. Dahil ito po yung ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang dalawang rakaan ng pajer, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajr khairun dunya wa ma fiha. Ang dalawang rakaan ng pajer ay mas mainam sa mundo at nilalaman nito. So pag-adan ng pajer, magsagawa ka na muna sa ng sunnah sa bahay bago ka pumunta sa masjid. Pag adan ng zuhur, magsunnah ka na muna ng sunnah arawatib sa bahay bago pumunta sa masjid. So ito yung mga sunnah na sala na isasagawa sa before ang salah. Katulad ng before salat al-zuhur at saka before salat al-fajr. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya na afdalu salatil mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Ang pinakamainam na sala ng isang tao ay sa bahay niya maliban sa obligadong sala. So ang mga sunna na sala ay pinakamainam na lugar na pagsasagawaan mo nito ay sa loob ng iyong bahay at hindi po sa masjid. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gawin ninyo mula sa inyong mga sala ang sa inyong bahay. Gawin ninyo ang sala na sunna sa inyong mga bahay at huwag ninyong gagawin ang inyong mga bahay na parang libingan. Kasi ang libingan, hindi sinasagawa dito ang mga sunna na sala. So, dapat magbigay ka ng sala na isasagawa mo sa bahay, which is ang mga sunna arawatib, maliban sa tahiyatul masjid. Kasi ang tahiyatul masjid, siyempre, sa masjid nyo isasagawa. At pagkatapos naman ang obligadong sala, halimbawa, after duhur, siyempre may sunna after duhur, so pupunta ka sa saan? Sa bahay mo, doon mo naman isasagawa ang sunna na sala. Doon mo na naman isasagawa ang sunna na sala sa iyong bahay. Pagkatapos ng salatul isya, sa bahay ka po magsunna pinakamainam. Pagkatapos ng isya, sa bahay ka magsasagawa ng sunna na sala. Maliban lang sa mga sala na pinakamainam isagawa sa masjid kasi jama'a ang pinakamainam katulad ng salatu al-khusuf, salatul istisqa, salatul tarawih, siyempre pinakamainam na isagawa ito ay sa masjid. Pero yung mga sunna na sunna arawatib sa bahay pinakamainam dahil pinakamalayo sa pakitang tao. So pinakamainam ito siyempre isagawa sa bahay. Kung isasagawa mo sa masjid, walang problema. Kaya lang, pinakamainam na pagsasagawa ng sunan na sala, special sa ating mga lalaki, ay sa bahay po. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.